pag may ganito na, pinipitas na. Para hindi masyado siyang hinog. Ganito lang si may silay. Tawag, may dilaw-dilaw ng kanya. Yan ang pambenta. My heart just got stuck between these two pieces. Ayan guys, putulin natin yung papaya. Kukunin natin yung buto. So, para makasigurado itong maraming babae ang papaya, ang buto natin, iiwanan natin ito. So, ito lang. So, kukunin natin yung video, yung pababa. Ito, kukunin natin yung buto. Ito ay pwede na natin itanim. Pupundaan natin para pasibot. Okay din naman yung pinapatuyo. So, dahil tumutubo naman yung ganitong klaseng bagong kuha sa pundaan natin, ganito na lang. Agad ng kalasa ito mong papaya nito at pansin niyo po, kukulo-pula. Yan, mix natin yung carburized rice hull at saka itong ating compost. May ipot ng manok. Dito natin ipupunda yung ating papaya. Diligan natin. Hintay lang tayo na ilang araw para sumibol. Diligan natin ang carbonized rice hull sa ibabaw. Ito madaling nang ianap dyan. Thank you.
So ayan na guys, after 12 days ayan na siya, Laguna. So ililipat na lang natin yan. Lagyan natin ng carbonized rice sa dito. Yan lalagyan ko dito after dito sa ano pagpunta, lagyan natin para magkaugat ng marami bago natin itanim. Guys, papakita ko sa inyo paano magtanim ng papaya. Okay, pinisipol natin na papaya. So, ilan ko lang ng carbonized rice sa. Tapos kaya nilalagay muna dito para maparami yung ugat. Tapos yan natin. Lagyan natin ng kanting abuno. Tapos carbonized rice sal. Sakalin natin. Maganda yung may ugat na marami para may palaban siya. Pwede mas malaki pa rito na pagtanim. Ito medyo maliit pa to eh. Ayan. Tapos pag may itang panahon, araw-araw didiligin. So, pag may itang araw, para kung saan nandun yung araw, so ilalagay natin itong saha, yung katawan sa saging itong saha. Halimbawa, dito galing ang araw, dito bandang ito. So ilalagay natin dito. So ngayon, dahil na dito yung araw, yan, nagkahapon ngayon, ito natin nalagay. Lagyan natin ng stick dito. Ayan. Para kahit maarawan siya, hindi yan hindi masa matutuyo dahil may cover siya, may cover. Ito. Ayan na guys. Saka laging didiligin. Ayan. So yung ginamit nating patungtong dito ay triple 14 po yung complete. So pag malaki na siya, pwede natin siyang applyan ng ano, urea 46. Kaya ito yung carbonized rice hull natin, napaka ganito sa trim para yung ating mga talim papaya o ano man yung ating mga tinatanim ay makaiwas sa mga fungus. So yung mga kalibita kasi may maraming mga kumakain sa ugat niyan na nakakasira sa ating tanim. So yung kagandahan ng carbonized rice hull, yan ang nakakatulong para hindi siya masira yung mga ugat niya. Nakaiwas sa mga insekto sa ilalim ng lupa. Yan, ilalagay ng saha yan para mas matibay siya sa init. May cover siya. Yan, nakaganyan siya yan. Para nakatagilid na ganyan yan. So yan, nakacover na siya. Yan, ganyan. Tingnan natin ng isa pa dito para sa umaga at sa hapon may cover siya. Ganyan yung pagbagong tanim lang naman. Pero pag buhay na siya, pwede na siyang tanggalin.
lalaki. Kaya nito nga, pinipitas na. Para hindi masyado siyang hinog. Ganito lang si may silay. Tawag may dilaw-dilaw na ganun. Yan ang pambenta. Ang dami ng bunga, guys. Gusto nyo yung video na ito, like, subscribe, and click the ring. Click the notification bell or bell icon. Ako ba? Yeah. Times para manotified po kayo. Yes. Sa mga susunod namin gagawin na videos. Thank you! Bye! Bye-bye!